Praise God. 2 Timothy chapter 3. Let us open our Bibles to 2 Timothy chapter 3. 2 Timothy chapter 3, verse number 1. If you're there, amen. Again, I hear an amen. Amen. Babasahin ko po sa inyo ng inyong pangamataan. This know also that in the last days, perilous times shall come. For men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents. Young people, a generation, and it's coming now, disobedient to parents, unthankful, unholy, without natural affection, truce breakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good, traitors, heady, high-minded, lovers of pleasure, more than lovers of God, having a form of godliness, but denying the power thereof. From such turn away, for of this sort are they which creep into houses and lead captive silly women, laden with sins, led away with divers lusts, ever learning and ever able to come to the knowledge of the truth. Now as Jannes and Jambres withstood Moses, so do these also resist the truth, men of corrupt minds, reprobate concerning the faith. But they shall proceed no further, for their folly shall be manifest unto all men, as theirs also was. But thou hast fully known my doctrine, manner of life, purpose, faith, long-suffering, charity, patience, persecutions, afflictions, which came unto me at Antioch, at Iconium, at Lystra, what persecutions I endured, but out of them all the Lord delivered me. Yea, and all that will not live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. But evil men and seducers shall wax worse and worse, deceiving and being deceived. Shall we pray, Father, bless us with the message. Let us change the next generation. In the name of the Lord Jesus, I ask and pray that you will call men. In the name of the Lord Jesus, I ask and pray that you would burn in the hearts. In the name of Lord Jesus, I ask and pray, Father, that there would be repentance from sins. Thank you for a church that can still preach the truth. In Jesus' most precious name, amen and amen. Pwede na po kayo magsimbo. Ang mga talata nito, kasama po ng iba pang mga talata ng Biblia na hindi na po natin binasa, ay patungkol po sa mga mangyayari at nangyayari na sa ating mga panahon. Nanangako po ang mga tao ng Biblia at nangaral na dadating ang panahon na magkakaroon po ng generasyon na punong-puno po ng kasamaan. And that generation could be today, that generation could be the next weeks, that generation could be the next year, but surely it will come to pass that there will be an evil generation that know not God. Kalino po ang Bible dyan, mga kapatid, na pasama na po ang mga generasyon, padumi na ng padumi ang utak ng mga kabataan. Mga kapatid, you know how evil the world is today? There are news and reports that even a brother and a sister will have a sexual relationship with each other. That's how evil our generation is today. Magkapatid ho, nagkakarelasyon ngayon, ganun ho karumi ang ating generasyon ngayon. And I want to tell you, if you're not serious about our generation, God is so serious about it. Kung hindi ka seryoso sa mga nangyayari ngayon, ang Diyos seryoso sa mga nangyayari ngayon. And I'm here as a preacher of God, I want to remind everybody that there is someone to be blamed on this. May dapat masisi sa mga nangyayari. May dapat magamit para mabago ang mga pangyayari. And that is us, God's people. We are the people who seems to be focusing on ourselves on the present time. Ang problema mo natin, mga kapatid, tayo yung mga tao na iniisip natin yung pang-sarili lang natin. At kaya maraming nagsasabi, eh buhay ko naman to. Bakit mo papakialaman to? Are you with me? They don't care about what's happening. Hindi nila alam na kahit buhay nila yan, yung mga magiging anak nila, yung mga magiging apo nila, magiging apektado sa buhay nila. Are you with me? If you are a father or a mother today, no matter how you think of it,
na buhay mo yan, sarili. No matter how selfish you are, ladies and gentlemen, I want to tell you, your children and the people around you will be affected in your life. Maaapektuhan ang mga taong nakapaligid sa'yo, whether you like it or not, whether you believe it or not. We are the people who always think of ourselves alone. We don't even think of tomorrow. That's why hindi pira ka sa atin yung nagsisave ng pera. Pero it's good we have to save. Kasi we don't think of the future. And then, according to the Bible, there will come a generation which is evil and we don't care about it. And it's happening now. Alam niyo ba na may magagawa tayo sa next generation? Alam niyo ba na pwede natin mabago ang mga bagay na mangyayari sa inaarap? Hindi man natin mabago ang katapusan dahil nakasulat na ito sa Biblia. Pero yung next 10 years, yung next year, yung next weeks, pwedeng mabago kung may gagawin tayo mga mananampalataya. Amen. Again, may I remind everybody that God's people can change a generation. We can change 2017, ladies and gentlemen. The product of 2017 is what we are doing in 2016. And the product of 2018 will be according to what we will do on 2017. Amen. We can do more, ladies and gentlemen. We can do more to change our generation. Amen. Number one, I want to remind you of the October generation. The October generation. This know also that in the last days, perilous times shall come. We're so happy we don't think about it. Masyado tayong masaya sa technology, sa mga magagandang buildings, sa magagandang pasyal. I'm not against it. Hindi ko mali na mapasyal. Hindi ko mamali na magsaya. Hindi mali na magkaroon ng magandang gadget. Pero nabulag ang mga Kristiyano ngayon na thinking of all those advances in technology, we don't see how God sees our generation. Hindi mo natin tinitignan na malala ang isang bagay na malala. The moment you treat something serious and severe lightly will destroy you. Para sa sakit. If you think something that is serious too lightly, it will kill you. Are you with me? And that's what's happening today. Tinatrato nating baliwala ang ministry kung minsan. Tinatrato nating baliwala ang gawain ng Diyos. Tinatrato nating baliwala ang mga nangyayari sa society. Kaya palala ng palala ang mga tao. Abakla ng abakla ang mga bakla. Patomboy ng patomboy ang mga tomboy. Palasing ng mga palasing ang mga laseko. Bakit? Yung magtuturo ng tama. Maliit ang tingin sa kanilang mga gawain. We have to be serious about it, ladies and gentlemen, brethren. Number one, we have an untoward generation. We have an untoward generation. We don't have to blame these people. We are to be blamed with it. This know also that in the last days perilous times shall come. For men shall be lovers of their own selves. Are you with me? This is seriously, God. People who are so selfish. People who do not think about others. People who always love themselves. And do not love other people. Masyado na mga sarili ang tao. Masyado na mong selfish ang tao. Masyado na mong balat sibuyas ang tao. Pag patungkol sa kanyang sarili ang usapan. And God hates it. Are you with me? It is serious. Pag ang anak mo natututo ng magyabang at masyado ng selfish, maraming magulang, baliwala na sa kanila. But I want to remind you, Christian parent, it is serious with God. It is serious with God. For men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents. This untoward, as they're having untoward, ungodly, evil generation. This is not a good generation. Hindi ho tayo dapat magmaliit sa mga nangyayari. Kung meron mang dapat concern sa generation ngayon, dapat po mga mananampalataya. Magpasalamat tayo mga public school natin, pwede pang manalangin. Magpasalamat tayo mga public school natin, pwede pang magturo ng tama. Pero sa Amerika mga kapatid, bawal nang manalangin. Sa Amerika mga kapatid, bawal nang banggitin ng Diyos. Sa Amerika mga kapatid, unggoy ang pinanggalingan ng tao. That's how evil our generation is today. Ganun mo kasama ang generasyon natin ngayon mga kapatid.
Are you with me? If you believe that, you say amen. 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 Are you with me? Amen. 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 Our people today is going down. Bababaan na bababaan morality. We have to realize that. Gigising dapat tayo. Bakit ako mag-unfaithful? Bakit ang bababa ng tingin ko sa ministry? Bakit ako nahuhuli sa simbahan? Bakit hindi ako nagdadala ng Bible? Bakit ganito ang aking buhay? Hindi ako magandang panaloob. Pasama ng pasama ang mundo. At pasama ng pasama ang mamamana ng palataya. The devil is destroying our family. Ladies and gentlemen, brothers and sisters, there is a chaos in the family today. There is a chaos in the family today. Ang pinaka-head po ng ating Congress ay gustong maipasa ang same-sex marriage sa ating bansa. They are destroying the very core of this nation, the family. The family is composed of a father and a mother, children. Are you with me? Amen. The family starts with marriage. The family we starts with care. Hello? Hello? Paano magiging pamilya kung parehas kuya? Hello? Sino mami? Sino daddy? Paano magkakaparehas? Paano magkakaparehas kung parehas babae? Hello? Pero idol natin si Ellen. Tayo ng mga mananampalataya na dapat magtuturo sa kanila na mali. Tayo pa yung umiidol at pumapalampak at natatawa. You see how corrupt the devil is? He is putting chaos in the home. Ang mga palabaso natin sa telebisyon, ang mga babasahin natin sa Facebook, tinuturuan ang bata na maging walang iya sa magulang. And let us wake up. It's happening today. There will come a time, and it will be next week, that we will have an untoward generation. Yung mga anak ninyo, sasagutin kayo. Yung mga anak ninyo, sasaktan kayo. Yung mga anak natin, mumurahin tayo. Yan ang plano ng Diyaklo sa ating mga pamilya. And if we will not wake up, and if we will not stand on God's word, we will see ourselves defeated. Amen. Chaos in the family. Unfaithful. Hindi naman nuno magpasalamat ang mga anak ngayon sa mga ginagawa ng kanyang mga magulang. That's what the devil is doing in our home, putting chaos in the family. Sisirain ng mga relasyon ng mag-asawa, sisirain ng relasyon ng mga anak. Mga kapatid, noon, naniniwala pa ang mga tao sa Biblia na ang leader ng tahanan si Mr. at hindi si Mrs. Pero ngayon, mga kapatid, normal na lang na kumakasagot ang babae sa kanyang asawa na lang. Normal na lang ang lalaki sa tanang kanyang asawa na babae. The devil is putting chaos in the family. If we cannot change our present time, ladies and gentlemen, for God's sake, let us change the next generation. Amen. Iman natin babago yung nangyari na ngayon, pero pwede pa kong baguhin ang next generation. Young people, you are the next generation. You are the next generation. You will be mothers and fathers that should teach your children to love God. Chaos in the family. Corruption in the flesh. Corruption in the flesh. I tell you, if you will go out, pumunta ka sa Libis, pumunta ka sa the fort, parehas magandang dalaga naghahalik. Are you with me? Parehas guwapo pag holding hands. Corruption in the flesh. Corruption in the flesh. Pornography is there. Corruption in the flesh. And the very people that should warn them are the very people that are addicted to it. Corruption in the flesh. Kung sino pa yung nagmumura, kung sino pa yung malaswa, kung sino pa yung magaling sa green jokes, yung pag-anak ng Diyos! Come on! Wake up! Amen, preacher! Preach on! Hallelujah! We are corrupt in our flesh! Masyado nang madumi ang ating isip, masyado nang malaswa ang isip ng mga Kristiyano, tayo na dapat na nagbibigay ng liwanag, tayo pa ang kinakakita ng mali. That untoward generation. I tell you, it's a news. Anak ng preacher, lalaki at babae, magkapatid, magkarelasyon. Corruption in the flesh. It's happening now! It's happening now! It's
happening now, for God's sake, wake up! God's people, wake up! The untoward generation. The untoward generation. It will not become better. It become worse and worse and worse and worse and worse. Well, the Bible tells us verse 3, without natural affection. Wala nang mga pakialam ang mga kabataan ngayon. Abnormal ng mundo, mga kapatid. Wala na silang puso. Wala na nagsisimula. Pati sa bus. Dati ang alam ko, pag may edad, dapat papaupuin mo sa upuan. Dati, dapat pag babae, papaupuin mo sa upuan. Pero ngayon, wala na. Di bali nang mahulog yung babae na yan. Di bali nang mahulog yung matandang yan. Makaupo ka lang. Can you imagine that? Hello! Sana wala akong dito. Sana meron pa akong nagtatawid sa mga mehidan sa pedestrian lane. Hello! Ini yung crush mo lang ang lagi mong itinatawid sa pedestrian lane. Are you with me? Corruption of the flesh. Truth breakers. Sabi niyo yung truth breakers? Dati ho, isang kamayan, deal. May word of honor pa ang tao noon. Ngayon, wala na. Are you with me? Wala na. Nagako ngayon. Bukas, wala na yan. Aayusin ko na to. Bukas, hindi na naman. Tatapatin kita. Magkikita tayo. Mag-iinjan yan. Mga kapatid, that's the situation of the people today. Truth breakers. Bumabali sa mga pangako. Bumabali sa mga covenant. Kapatid, tayo magbibigay ng ilaw. Pero tayo po ang nagkakaroon ng corruption of the people. Newsbreakers, false accusers, sinungaling. Nasa labas po dapat ang sinungaling. Ang problema kasi sa loob, marami ng sinungaling na anak ng Diyos. Incontinent. Itong incontinent, hindi mo maawat. Hello? Mas malala yung next. Tingnan niyo po verse 3. Fears. Wild. High school girls are wild. Inabutan ko pa po yung mga high school girls ang alam na yung kanta ni Sharon. High school girl. Sayawan, kembutan, labasan ang katawan sa mga disco ng bata. Naghuhubad paglasing na sa harap ng publiko. What's happening? You know it. Naalala ko nung ako yung babae doon school na nagyayayaan ba yung mga binata sa amin kung pagdaro kami sa isang bar. Kaya pala sila punta ng punta doon every week. Kasi yung mga babae pala doon pag nalasing na maghuhubad na. Hindi mo yun mubaran. That's not a bar. It's just a beer house na mga kabataan na nalasing. Sasaya, disco. Pero yung disco na yung paglasing na yung mga babae, they get wild and wilder and wilder. That's how wild people are. Who will save our children? Are you with me? The only way for our children to be not like that, and the only way for those people to realize that they're doing wrong, and they will be godly and they will be saved, is God's people! But God's people are not serious in their Christian life! Amen, preacher! Hallelujah! We're not serious! We're not changing the next generation. That's what's happening, mga kapatid. After 10 years, after next years, we can see our kids as one of them if we will not be serious in our Christian life. Despisers of those that are good. Traitors, mga traidor, mga ahas. Sabi mo, lalakarin mo lang ako. Ikaw palang manliligaw. Heady, high-minded, lovers of pleasures, more than lovers. Having a form of godliness, but denying the power thereof. From such turn away, there will be a rampant corruption of the flesh. I've seen fathers, tell you, tatay. Anak niya sa una niyang asawa. Nag-asawa ng iba, yung tatay. Nabuhay ng may pamilya. Yung anak niya doon sa unang asawa, iniwanan niya yung asawa niya. Sila nagsama, mga kapatid. Corruption of the flesh!
John. That's how evil and corrupt our society is. That's how evil and corrupt kaya ang mga lalaki lalo ng bababae, ang mga babae ng lalaki. That's how corrupt our flesh is. Amen. The only way for it to be cleansed is the blood of the Lamb. Amen. And the only people that are entrusted of that blood of the Lamb is God's people. Amen. How can we win them if we are not serious? How can we tell them it's not right if we're doing wrong? How can we tell them let's be serious in doing what is right if you are not serious in doing what is right? Amen. Alam niyo kung gaano kainit ang LGBT para yung minarating mga anak meron po silang evangelism sa schools. Nagso-soul winning po sila sa loob. Meron silang program na mamanan, kalaswaan, kembutan, manyahan. How they do? That's how they do. There is a sex education going inside schools today, teaching grade 5 students on how to have sex safely. That's what's happening. That's what's happening. What will save them? Jesus Christ. What will save them? Serious Bible study. What will cleanse them? Serious Christian. Amen. How serious they are. They are so serious, they are winning the souls of the students. Yes, sir. And we're not serious in our churches. We don't have influence on them. I'm not talking about the numbers. I'm talking about unfaithfulness. If we will continually be unfaithful, what can be the power of us? Anong kapangyarihan natin, mga kapatid? Baka kating kapitbahay natin, hindi maniwala sa ating mga sasabihin. Let us be serious in our Christian life. The only hope of this corruption of the flesh is the souls that will be saved. Amen. Ang tanging paraan para mabaw. Dati ho ang naninigarilyo, high schooler eh. Ngayon ho, 8 years old, naninigarilyo na. Hello, are you waking up? Whoa. 8 years old, naninigarilyo na. 8 years old, naglalasing na. Yes, sir. They are so serious and we are not. Come on. Hey. Despisers of those that are good, lovers of pleasures more than lovers of God. There will be a corruption of the flesh, last but not the least. That's just point number one. The untoward generation. There will be chaos in the family. There will be a corruption of the flesh. Pati hayop, babae sa aso. Amerika, lalaki sa aso, inakasal sa Amerika. Nakakadiri ngayon mga kapatid, kung hindi tayo magseseryoso baka next year pa sa Pilipinas. Hindi mo maaawat ni Dito ang immorality. Hindi mo maaawat ng kapulisan ang immorality. Yung mga naglarali lang ang kaya nilang awatin. Ang tanging mga tao na makakaawat sa corruption of the flesh ay ang mga blood-washed people. Amen. Hindi tayo seryoso. Sa ibang bagay, sa personal, seryoso tayo. Sa ating mga personal na buhay, maganda ang pangarap natin. Pero sa ministry, hindi. Let us wake up! Let us wake up! Let us be on fire, Lord God! The only hope of this nation is the people of God. Ay, pag nag-init na tayo, pag nagtapat na talaga tayo, pag nag-faithful na talaga tayo, pag majority na natin on time, pag lahat tayo nagsosong winning, pag lahat tayo mabubuhay ng banal sa ating mga private time, tsaka tayo magkakaroon ng kapangyarihan, tsaka tayo magkakaabot ng mga kaluluwa, tsaka tayo magkakaroon ng maayos na gawain na magiging halimbawa sa ating pamilya at magiging halimbawa sa labas. Amen. Last but not the least, churches of falsehood will rise. Churches of falsehood will rise. 2 Timothy chapter 3. 2 Timothy chapter 3. 2 Timothy chapter 3. 2 Timothy chapter 3. Are you there? Amen. Verse number 5. Having a form of godliness, but denying the power thereof. From such turn away. For of disorder they which creep into houses,
and lead captive silly women, make them good sins, led away with diverse lusts, ever learning and never able to come to the knowledge of the truth. Now with Jannes and Jambres withstood Moses. Moses that time showed that the rod can be a snake. Si Moses po yun yung ahas, yung tungkod niya naging ahas. Si Jannes at si Jambres, meron din sila tungkod naging ahas. Ay, ibig sabihin, nag-pre-preach yung pastor, kaya rin nila mag-preach. Mas buhay pa nga kung minsan. Are you with me? Are you with me? Yes, ma'am. Maayos pa namin sa church. Sila rin, mas maayos pa nga. Makapagtaka nga eh. Yes, sir. Kasi mga Jehovah's Witness, kahit sa mga personal na nilang buhay, maayos pa rin silang parating. Ang mga Baptist, pag personal ng buhay, mga nakakalabas ng mga mata. Are you with me? Amen. They will be creeping into houses. Nasa television na sila, ang gaganda nilang mga mangaral. There will be a revival of churches of falsehood. Dadami lang ang followers, sige po Lord, ang mga Baptist, pakonti ng pakonti. Dadami ang mga members ng Iglesia, ang mga Baptist, pakonti ng pakonti. Bakit mga kapatid? Kasi hindi po bakit walang gamit nila. Gamit nila magandang music na nakapaindap ng katawan. Ang gamit nila mga kapatid, magandang pananalita ng Ibuloy. Magandang pangako na ang membership ang magliligtas. Pag hindi ka na member, hindi ka na magliligtas. Can you imagine thousands of souls are coming into their churches? At hanggang ngayon, mga parang ipin pa rin natin yung mga upuan natin, wala pa rin ako po. Bakit? Alam niyo po kasi sila nag-invite tayo hindi. Kasi sila seryoso sa kanilang soul winning, tayo hindi. Parami sila ng parami at nanloloko ng mga tao, nanloloko sa pera at sa buhay ng mga babae. Ginagawa nilang alipin at asawa ang mga worker nila mga kapatid. Pero tayo na tama, bakit wala tayo magawa? Because that we are not waking up! Yes, 8 a.m. ang start ng church natin, meron sa atin 8 a.m. tulog pa. That's how foolish we are! Kasi ang iglesia, 5:30, nasa church na mga kapatid! And they are willing to worship their God! Churches of falsehood will arise. Churches of falsehood will arise. And we will wake up one day, our children and our grandchildren, miembro na sa Soriano. Open day. As long as I'm alive, I'll do my best to teach my kid. Amen. I will show him that I will wake up early for the Lord. I will show him that I will read my Bible. I will show him that this life was given for God. Amen. God is calling you, my friend. And you're showing your kids that you are a friend. They will going to be just like you. God wants you to be faithful. God wants you to surrender the sin. And your family is looking to you. Your husband is looking to you. Your wife is looking to you. Your kids are looking to us. Our kids are looking to us. The church is supposed to live. Kids, I pray, I don't want you to be a member of those churches. Ayaw ko na someday ako, pastor ng Baptist Old Fashioned Church at ang anak ko, pastor ng Pentecostal Church. Na dalawang oras kumakanta at limang minuto ang preaching, nagsosorry pa ang pastor pag overtime. And it's coming. Ay, sige, buloy ko na marami nga pakinggan ko sa hotel. Siya na ay hari na. Siya na ang pinakahari sa sang pinakpan na inilagay ni Jesus. At amen ng amen. Are you with me? Meron pa kasi na praise the Father. Ako ang anak ng Diyos. Amen! Praise the Father! Tayo mga Baptist mga anak! Tumahan na! Wow. Once you hear the truth, say amen! Amen. Let's be on fire for God! Let us be serious for God! Because these churches of falsehood are so serious, they're winning thousands of souls every day. Not for Christ. Mother. May I remind everybody that this untoward generation is a horrible generation. Yes, sir. This untoward generation without us being serious will be a hopeless generation. This generation without us being faithful will be a hell-bound generation. Kahit palumaki na lumaki yung mga simbahan na yan kung hindi si Kristo ang tunay na tagapagligtas na papuntang po ng iyo. Let us be serious about this untoward generation. Later, I will preach the unbecomingness of God's people.
and the unfailing God's word. Kumayo po tayo.